Ilocos Norte. Ang lalawigang matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa Luzon. Ang kabisera nito ay Lawag City. Ito ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng isla ng Luzon sa hangganan ng Cagayan at Tapayaw sa Silangan. Abra sa Timog Silangan at Ilocos Sur naman sa timog na bahagi nito. Maraming magandang lugar at tourist attraction kang maaring puntahan sa probinsyang ito. Ilan nga dyan ay ang Sinking Bell Tower sa Lawag, Kapurpuran Rock Formation sa Bayan ng Burgos, Malacanang of the North at Paway Church sa Bayan ng Paway, Bangi Wind Farm at marami pang iba. At syempre pa, kung ikaw ay nasa Ilocos na, hindi mo rin dapat palagpasin na tikman ang mga masasarap na authentic Ilocano food tulad na lamang ng empanada, akbet, longganisa, bagnet, tupig at sukang Iloco. Lahat ng yan ay maaari mong mapuntahan at patikman sa probinsya ng Ilocos Norte. At kung ninanais mong matikman at mapuntahan ang lahat ng ito, maaari kang sumakay sa Farinas Transit at iyahatid ka nito sa Ilocandia. Kaya naman sa video ito, ating pagkwentuhan ng kasaysayan ng Farinas Transit Company na isa sa mga pangunahing kumpanya ng bus na kung saan ay bumabiyahe at nag-uugnay sa mga lalawigan sa Hilagang Luzon at Maynila. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Ang Farinas Transit ay sinimulang itayo ni Marcelo Vallejos Farinas na tubong Bigan, Ilocos Sur. Natuwang ang asawa nitong si Rosa Peralta Luna na mula naman sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang kumpanya ay pinangalan ng Farinas Transit na isinunod sa kanilang apelyido. Ang Farinas Transit ay isang bus company na solong pinatatakbo ng pamilya Farinas. 4 na taon bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, namatay si Marcelo Farinas at naiwan ang pamamahala ng bus company sa kamay ng asawa nitong si Rosa at 2 anak nitong nasa hustong gulang na sina Constante at Federico Farinas. Nang makarating ang mga Hapones sa Ilocos Norte, sa pilitang kinontrol ng mga ito ang pribado at pampublikong transportasyon sa probinsya, kasama na dito ang mga bus ng Farinas Transit. Ang nakababata sa magkapatid na namamahala ng kumpanya na si Federico ay nakatakas at nakapagtago noong panahon ng pananakop. Kasamang naitakas nito ang 2 bus unit sa liblib na bahagi sa bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Taong 1945, sa panahon ng liberasyon, sa kabila ng walang formal na edukasyon, sapat na kaalaman at kakayahan sa pagkukumpuni ng sasakyan, nagawang makabuo ni Federico ng isang bus mula sa naitago nitong 2 sirasirang unit. Si Federico na rin mismo ang nagmaneho sa binuo nitong bus para ibiyahe sa prangkisa nitong Lawag Manila Vice Versa. Ang 2 lumang bus unit nga na ito ang pinagmula ng isa sa mga pinakamalaki at kilalang transportation company na nagseserbisyo na may biyahe sa pagitan ng Lawag at Manila. Ang naputol na negosyo ng kanyang ama ay pinagpatuloy ni Federico, habang ang kanyang nakatatandang kapatid naman na si Constante ay piniling ipagpatuloy ang pag-aaral sa Maynila. Ang mabilis na pag-asenso ng kumpanya ay dahil sa hindi matatawarang kahusayan sa pamamahala ni Federico. Sa kabila nga ng mga naranasang kabiguan sa pagnenegosyo noong simula,
ay napagtagumpayan ito ni Federico dahil sa tiyaga, pansariling disiplina at determinasyon kasama ang kanyang may bahay na sa Remedios at mas pinagbuti pa ng mga ito ang negosyo. Bilang mekaniko, naghanap pa ng ibang pagkakakitaan si Federico sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang motor shop na tinawag na Farinas Motor Shop. Bumili si Federico ng mga hindi mapapakinabangang pag-aari ng gobyerno, tulad ng bulldozer, payloader at dump truck. Inukumpon niya at muling na ibebenta sa maayos na presyo ang mga ito. Mula dito ay lumago at dumami ang bilang ng bus unit ng Farinas Transit. Tinatayang nasa 60 ang tumatakbong bus unit ng Farinas Transit na nagbibigay serbisyo sa mga taga-tangkilik nito. Ang Farinas Transit rin ang una nagpakilala sa publiko ng bus na patungong Ilocos Norte na fully air condition at may comfort room. Mabilis mong makikilala ang mga bus ng kumpanya dahil sa berde nitong kulay at sa eleganteng pagkakasulat ng pangalang Farinas sa bawat unit nito. Alam nyo ba mga katanong na ang Farinas Transit ay isa sa dalawang bus company na mayroong high-decker na bus na bumabiyahe sa Ilocos Region at ang isa nga ay ang Partas. May ginawa akong video tungkol sa Partas Transportation at makikita ninyo ang link sa ibaba. Ang kumpanya sa kasalukuyan ay pinamamahalaan na ng mga anak ni Federico, ang pamilya Farinas ng Ilocos Norte. Ito nga isang pamilya ng mga politiko na nagsilbi bilang mga gobernador, alkalde at konsihal sa loob ng maraming taon sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kung nagbabala kayong sumakay sa Farinas Transit, may 5 klase ng bus unit ang kumpanya na maaari mong pamilian at tutugma sa iyong budget. Ang lahat ng bus unit nito ay fully air condition at may wifi. Nandyan ang first class na kung saan ay may pinakamababang pasahe kung ikaw ay nagtitipid. Ikalawa ay ang first class na mayroong comfort room. Sumunod dyan ay ang super first class na mayroong CR at individual monitor sa bawat upuan nito. Ang deluxe buses naman ay may CR at naka lazy boy seat ang mga upuan para sa komportabling biyahe. At ang panghuli ay ang super deluxe na may CR, naka lazy boy seat ang mga upuan at monitor sa bawat upuan na maaari mong magamit habang nasa biyahe ka. Narito ang mga ruta ng Farinas Transit sa Hilagang Luzon na ang karamihan ay Maynila patungo sa mga bayan ng Ilocos Norte vice versa. Lawag, Manila. Lawag, Baguio. Solsona, Manila. Dingras, Manila. Sarat, Manila. Bakara, Manila. At Pasukin, Manila. Ang terminal nga ng Farinas sa Maynila ay matatagpuan sa Sampaloc. Gumagamit ang Farinas Transit ng mga bus na likha ng Daewoo, Inglong, Volvo at Yutong buses. Ang ilan nga sa brand ng bus na nabanggit na mayroon ng kumpanya ay ang mga sumusunod: Santa Rosa Daewoo EV115 Cityliner, Inglong XMQ 6101Y, Inglong XMQ 6119FY, Inglong XMQ 6127, Inglong XMQ 6129Y, Volvo B7R Auto Delta, Volvo B8R, at Yutong CK6122HD9. Kaugnay nga nito ay patuloy na pinagbubuti pa ng Farinas Transit ang serbisyo nito para sa kanilang mga minamahal na pasahero. Nagdaragdag ito ng mga bagong unit na akma para mas maging komportable ang biyahe ng mga tagatangkilik nito.
Farinas Transit Company. Ang maipagmamalaking green bus na orihinal na nagmula sa Ilocos Norte. Kayo mga katanong, mayroon ba sa inyo ang nakasakay at susubukan na ang serbisyo ng Farinas Transit? Comment down at share nyo naman sa amin ito. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman ito humantong.